Philippine showbiz. Kilalang mapagbigay. Kaya naman, mahal na mahal siya, hindi lang ng kanyang mga tagahanga, maging ng mga kasama din niya sa industriya. Ang nag-iisang Miss Nova Villa! Tumatak siya sa pagganap bilang love interest ni Comedy King Dolphy sa 90s sitcom na Home Alone The Realest. Hindi rin malilimutan ang iba't ibang karakter na ginampanan niya sa mga Kapuso show. Gaya ng Mulawin vs. Ravenna, "Hindi nga ako na baril ni Antonio, pero aatake naman ako sa puso sa ere." "And I Will Always Love You," "Ito pa rin ang pipiliin ko, ang maging lola." At siyempre, Pepito Manaloto. "Thank you." Mga kapitbahay, very special ang episode natin today. Kasi may cooking challenge tayo. Yung recipe na isi-share ni Tita Nova, kailangan kong magaya. Tapos ite-testing natin yan sa dulo. Kailangan kalasa ng iluluto ko yung original recipe ni Tita Nova. Tita, sigurado ako mahilig kayo magluto. Oo, mahilig. Marami kayong cooking book, doon yun ako kuha yung recipe. Meron din mga ilang cooking books. Meron ako. Pero ang karamihan ng mga nakukuha kong recipe na niluluto ko ay galing sa kwentuhan. Andiyan na yung notebook ko, sinusulat ko, at saka nare-retain sa utak ko. At yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Yan po yung notebook na yun. Ito, may edad na yung notebook ko. Ayan, parang dinaanan ng earthquake. Pero may cracks. Puno yan ng, tamo, iba-ibang kulay ng ballpen. Ang ganda ng sulat niyo, tita. Kasi yan yung minamadali na naririnig ko ng mga recipe. So, naisusulat ko. So, ito pong lulutuin natin. Ano po bang tawag dito? Fried tokwa with kangkong. Fried tokwa with kangkong. Yes. Ito po yun sa notebook ninyo. O, tignan natin. Ayan, ayan. Pakita natin sa mga kapitbahay. Ayan, o. Fried tokwa and kangkong. Andyan pa yung mga steps. Kaya kitingin mo naman yung penmanship dyan. Yung minamadali. Para sa recipe na ito ni Tita Nova, kakailanganin natin ang tokwa, kangkong, oyster sauce, mantika, bawang, sibuyas, ground pepper, at asin. Okay. Very healthy ito. Dito, huwag yung pahirapan na. Ay, hindi. Madali lang yan. But first of all, kuha tayo ng tokwa. And then, ihiwain natin. Una muna, pahaba. Mga 1/2 inch. Ihiwain natin ng square. Square. Yon, ganyan kakapal, 1/2 inch. Kapag nahiwa na natin ang tokwa, magpainit na ng mantika sa kawali. Growing up ba, tita, anong paborito niyong kainin? Anything. Anything. Di po wala kayo mapili. Hindi mapili. 5 years old ako, namamalengke na ako. Oh! Kasi ang mami ko, sinasama ako, so may dala akong bayong. Ganyan. So nakikilala ko ngayon yung mga tindera. Okay. Dahil lagi akong kasama. Bandang huli, at 6 years old, 6, 7, ganyan. Yeah. Pwede na akong mamalengke. Kabisado ko ng mga mukha ng mga suki. Mag-isa po? Kaya yun na, 6? Ngayon, ang mami ko, Ilocana, ang daddy ko from Pangasinan. So, ang mami ko, lutong Ilocano. And magaling siya magtanim. Ang dami naming gulay. Namanan niyo po ba yung green thumb ni mami? Pwede. Pero ang alam lang niya, Ilocano eh. Ako international. Ay, wow, iba. You know, it becomes a talent. Paano niyo po na-realize na may pagmamahal kayo at may talent kayo sa cooking? Ano, gusto ko magluto. Nag-e-enjoy talaga kayo. Oo. Ganyan. Tsaka pag pumunta ka sa bahay, makita mo puro cookbook. Ngayon naman, maaari na nating iprito ang tokwa. Tita, alam ko po meron kayong nag-iisang daughter. Diba po? Mm-hmm. Ilan taon na po siya? Ako, malalaman mo yung edad ko sa edad niya. Wala, hindi ko kasi apat na yung apo ko. Talaga po? Ilan pong babae at lalaki? 2 babae, tapos kambal na lalaki. Wow, tita, may kambal! Nasa US sila, doon sila nakatira. Doon sila nag-aaral. Nakatapos na. Oo, dati every year, andun ako. Doon ako nag-Christmas. Pero since yung husband ko may edad na rin, may sakit siya, hindi ako basta nakakaalis. Ano pong name ng husband yung tita? What can I call? Freddy. Freddy?
Di ba may ka-love team po kayo na... Hindi si Freddy Webb. Ay, hindi po siya. Freddy din. Never po kayo nagka-feelings dun sa isang Freddy. Hindi. Hindi. Okay. Ano lang siya talaga? Love team. Yeah. Pero we're very close. Talaga po. Kaya parang natural ang... Malapit na din ito, malapit. Oh, tita, paano ba yan? Ah. Maganda na yung kulay ng tokwa ko kaysa inyo. Parang nananalo ako sa challenge. Wow. Siguro mistisa to. Maputi eh. May lahi yung... Ito Pinoy. May lahi yung tokwa. Grabe! Ba't ka nandito, makikikain ka kasi? Yes. Alam mo, Mike, kasi dati kapitbahay ko yan, masarap magluto. Ay, totoong kapitbahay? Yeah. Wow. Kaya ako naging kapitbahay kasi siya yung nagkausap dun sa may-ari ng townhouse bago masala ko. Diba, ano? Ay, talaga po. Pinalipat niya ako doon, siya nagpa-reserve. Wow, bongga naman nun. Pinalipat niya. Nakialam ako sa love life niya. Nakialam. Kitang close kayo ni Tita Nova? Ay, hindi. Nagpa-plastikan lang ako. Ah, talaga ba? Saan po ba kayo unang nagkakilala? Ay, nung ako yung hinayor niya bilang katulong niya sa Home Alone. Nung panahon yun, sabi ko kay Tita Nova, younger pa siya sa akin nung nakilala ko siya. Like, okay. Ako noon, ano lang ako, 20 plus. Oh. Mga 20. 20 lang ata ako ng 21. Sabi ko nga sa kanya, Tarox, alam mo, hindi ka pa menopause noon. Nagka-out. At saka ano, ang tagal nung show. Tagal. Na... 13, dahil nag-home along the airport tayo. 13 years. May dala kayong swerte sa ganyan. Kasi sa Pipito, ganun din katagal. Basta sinamahan ng Miss Nova Bilia, nagtatagal. Tatagal. Tita, kaya parang kailangan mo maging regular sa lutong bahay. What? Baka kaya din po matagal maluto yung tokwa. At saka, may swerte kayong ganun, Tita. At saka yung tokwa mo parang jurog-jurog. Dumikit eh, Apoy. Ibang version yan. Alam mo, ito masarap talaga magluto, Mike. Oh, my. Hindi naman siya magkakaroon ng cookbook. Oh, kaya lang, napaka-unfair ng cookbook na to. Siya lang makakaindig din. Tsaka alam mo yan, pag kumakain kami sa labas, kasi ang relasyon namin hindi lang naman sa set eh, kahit sa labas, di ba? Kuya waiter, kuya, ano nilagay mo dito? Ah, tatanong. Ah, sasabihin mo, ano, tita, wagin mo yung nagluto. Anong nilagay? Anong sangkap dito? Tapos ang susulat yan. Kapag golden brown na ang ating tokwa, pwede na itong hanguin. Sunod nang igigisa ang bawang at sibuyas. Ilalagay ko na ang Kangkong! Ayan, ang dali-dali hanapin yan eh. Ang saya nito. Tita, ngayon lang ako nagluto ng buo. Okay, lalagay ko na ang oyster sauce. Ginokopya ko lang kayo, tita. Pag nagluluto tayo, always taste. Taste. Kung kulang ang asin, kulang patis, or what. Okay na ako. Ah, okay, pepper. Pwede, yun lang, konting. Ay, sa kainan na yun. Tita, paano po ba kayo nag-umpisa sa showbiz? Balita ko, 17 years old pa lang kayo nun. Yeah. Naalala niyo po? Sinama ako ni Chichay sa Premiere Production. Huh? At doon ako nakita ni FPJ. Ooh! Eh, tita, sino po si Chichay? Chichay is a comedian. She's from Sampaguita Pictures. Mga komedyante nung araw. Mga 1960s ba yun, tanong? So, yeah. Lagyan ko ng konting sugar. Ang balance lang ng alat ng oyster sauce. Paano niyo naman po nakilala si Chichay, tita? Kapitbahay. Ah, magkapitbahay kayo. Kalaro ko yung anak. Ah, talaga po? Tapos? Oo, tapos. Wala akong idea for na siya yung isang artista. Kasi bata ka pa eh. Ayan, ganun. Salamat. Tidang, ikaw magja-judge nito, ha? Okay. Sige. Kung sino may malaking lagay, dun ako. Okay. Kailangan pala may ganun. Ayan. Eto na ang ating kangkong with tofu. Mas nauuna. Totoo. Mas nauuna, mas mabigay. Teka lang, lagay mo na. Pwede na ako. Okay na po yun? Oo. Ayan, pinupour niya na. Ayan na. Tapos... Lalagay mo yung iyong... Lalagay natin yung tofu.
sa taas. Anak ng Tokwa, di ba? Oo. Eden na! Mga kapit-bahay! Tapos na yung challenge! Kali na kayo! Kain na! Kain na na! Pero i-judge niyo natin. Yes! Anong ipipresyo niyo dito? Magkano? Sa tingin ko, 200,000. Ay! Grabe, isang plato lang yan! O, tikman natin ang 200,000 na tokwa at na fried tokwa with gakong!